May feedback pa din. Sakit sa tenga. Yung gadget mo magkatabi, kaya nag-echo. Lalayo ko na, lalayo ko pa. Ayan, wala na rin ako marinig. Oh, feedback ka na, huwag na nga. Ang patagal lang yun. Hello, hindi na ako narinig na naman. Nabitawan ko na naman yung aking nahawakan. Hello, ma'am. Dinig ba ako? Hello Yes, ma'am, po. please. Dinig ka. Dinig ka, ma'am, please. Tinanggal ko na yung aking headset. Naglulus talaga yung wire kaya nawawala din ako dun. Sige po. Handa na ba kayo, mga bata? Tapos na kayo kumain, di ba? May energy na kayo ngayon. Wala na sumutuloy. Hello po. Nawala silang lahat. Si ma'am na lang natira. Hello po. Hello, hello. Ayan. Evangeline, present? Present po. Christina. Present, ma'am. Nagkakarinig. Erna. Oh, ma'am. Present, ma'am. Oh, pala. Bale, ilay mo. 1, 2, 3. 3. Kasama yung aso. 4. May tumatahol. O, tahimikin niyo yung aso ni Mira dyan. Uy, uy, ang dala, oh. Christina, may nakakasawa. Ano yun? Anak ni Mira kasi. Sige, handa na ba kayo mga bata? Ang hirap pala mag-online class ng ano? Opo. Magkakatabi sila. Mahirap pala online class. Ah, sige. Magkakatabi raw kasi tayo. Paingay po dito. Okay, ang ating yung maingay. Sige, manahimik muna tayo yung lahat, mga bata. Papunta tayo. At baka mawala ang aking internet. Nawawala nga ang set. Handa na. Wait lang po. Ayan. Ang ating aralin ngayon ay Araling Panlipunan. Nasa quarter 4, week 1 to 2 sa ating MELC sa naipaliliwanag ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Naghang
Ayan, gawain pang pagkatuto sa ating MELT na ipapaliwanag ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Okay, bago tayo magsimula, magbalitaan muna tayo. Ano ba ang mga balita sa ating bansa ngayon? Po. Sino mga nanood ng TV kagabi o kaninang umaga? Vaccine. Yung A4 po. Sige, Vanjie, ano yung napanood mong balita? Kagabi po nanood ako, yung mga nasa A4 po ay nag-uumpisa ng vaccine. Ah, oo, magandang balita yan para sa atin kasi para lahat tayo ay mabakunahan na at bumalik na tayo sa ating face-to-face at mahirap ang ganito. Okay, dahil may pandemic ngayon, kailangan talaga natin yon. Sino, ano pa, ano pang balitang inyong napakinggan maliban dyan sa ating vaccine? Hello, may kausap pa ba ako? Ma'am, ako po, may narinig po. Sige, Erlinda. Ano ma'am, nabalita po yung ano, isang batang lalaki na namatay dahil sa kagat ng ano, rabies. Ng aso. Saan yun, Erlinda? Saan yung balita na yun? Dito ba yun sa NCR? Sa Parteng Bulacan po, ma'am. Okay. Bakit kaya? Wala kaya silang ano, anti-rabies? Ano, ma'am? Ang sabi po, hindi daw po nagkwento kaagad yung bata na siya ay nakagat. Kaya hindi nalaman ng magulang. Ano pa kaya? Ano pang balitang iyong napakinggan? Hello class, nandyan pa ba kayo? Ako na lang. Ano ma'am, meron pa? Sige, Erlinda ba ulit? Erlinda, sige, madaming balita itong si Erlinda. Ano po ma'am, isang OFW yung natagpo ang patay, yung may saksak sa may bandang leeg, doon sa Saudi. Ah, nasa Saudi siya, wala dito sa Pilipinas. Wala, pauwi pa lang sana. Pero nakauwi na yung bangkay niya, hindi pa. Hindi pa. Oh, yan yung mga pangyayari sa labas ng ating bansa. Pero may kinalaman pa rin sa atin kasi siya ay Pilipino na namatay sa ibang bansa. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa ba, ma'am? Christina, ikaw may balita ka ba? Yung mga pangyayari na dito sa Pilipinas naman. O pwede rin ibang bansa, basta may kinalaman pa rin sa atin. Hello po. Naka-off ka, naka-off. Naka-off ba ako? Sa balitang panahon po, nagsisimula na yung rainy season. Pinonfirm na ng PAGASA kaya yung mga hanging habagat kasi ay ano, nagdudulot ng mga thunderstorm. Okay, yun ay panahon na naman ng mga bag. Bakit ba merong nagsasalita doon? Wait lang po. Ang galing ko lang. Ayan ay mga balita natin. Meron dadagdag. Si Tita ba nandyan? Parang nakita ko kanina si Tita. Absent ba si Tita?
Sandali. Oh. Okay, sa ating po. Nadyan, o sige. Si may balita ba si Tita? May, may alam ka daw bang balita? Mag-CR lang. O sige. Balita. Kami magigilektor dito. Ito mo kasi na may isang lektor na. Sige, kung wala nang balita dahil nasa CR yata si Tita. Sige. Nag-excuse me po si si Tita. Assistant siya na po, naamoy namin yung ano eh, crispy pata eh. Naamoy namin crispy pata eh. Nagugutom siya. Kare. Nakakagutom naman kayo. Okay, sa ating nakaraang aralin, napag-aralan nyo na may dalawang pangkat ng mga katutubong Pilipino ang hindi nagpasakop sa mga Espanyol dahil sa kanilang tapang at pagkakaisa na ipagtanggol ang kalayaan ng bansa. Sino-sino yung dalawang pangkat na ito? Sino makakasagot? Sino nakakaalala pa sa sagot? Yung napag-aralan natin nung nakaraan. Sino yung dalawang pangkat na ito? Sigurado pa ako kung Muslim. Muslim at mga Mga Muslim at Igorot, ma'am. Very good, Ma'am Christina at saka narinig ko rin si Vanji. Mga Igorot at mga Muslim. Ayan. Okay, tingin kayo sa ating screen. Ano ba ang nasyonalismo? Magbigay ng salitang may kinalaman sa nasyonalismo o yung salitang nandyan sa loob ng bilog. Magbigay ng isa. Christina. Di ko, late kasi. Pwede magtasang sa, kaya lang di ko mabasa. Ang nationalismo ayan, yung ito po. Ano po pang buong na- bansa. Nakikita ba screen ko ma'am? Nawawala kasi. Opo, na ano nga po eh, nawala eh. Ayan na, ito na. Bilo. Nationalismo. Yeah, nationalismo, balik tayo, okay. Tungkol po sa Christina, ano nga yung sinasabi mo? Sa kabuang ano po sa bansa. Parang pambansa, gano'n. Okay, parang pagkamakabansa, gano'n. Okay. Ano pa? Banji. Pagkakakilanlan po. Pakiulit. Pagkakakilanlan, okay. Kasi minsan nagde-delay yung aking ayan. Si Arlinda, nandyan pa ba? Andito pa po, ma'am. Sige, Arlinda, ano pa may bibigay mong salita na may kinalaman sa nasyonalismo? Ano ma'am, yung pagtatanggol sa karapatan ng mga Pilipino. Okay, tama. Very good. Ano pa? May isa pa. May isa pa kasing araw. Kulang pa. Sino pa makakasagot? Maliban sa pagkamakabansa, pagtatanggol sa pagka-Pilipino, ano pa yung sinabing isa? Pagkamakabansa? Ano pa? Ano ma'am dagdag? Tatlo lang ba kayo? Parang apat kanina. Apat kanina. Banji, may sagot ka pa? Ito yung maliban sa pagkamakabansa, pagtatanggol sa bansa o pagtatanggol sa pagka-Pilipino, ano pa yung sinabi kanina? Meron pa kayo may dadagdag? Sa salitang nasyonalismo, ano ang yung masasabi? Ano ma'am, dagdag? Sige, Arlinda. Mamahal sa kalayaan ng ating bansa. Mamahal sa kalayaan, very good. Ano pa? Meron pa ba? Pag hindi kayo nag-mute talaga, no, lakas nung ano ng aso ni Mira, siya nakikisali. Oo, dalawa sila eh. Okay, yun ang mga ibig sabihin ng nationalism mo. Kain na po. Kain na. Sige po, kain lang kayo.
Okay, ito yung mga naisagot natin. Damdaming makabayan, pagkamakabansa, pagtatanggol sa sariling bansa, o pagmamahal sa bayan. Yun ang ibig sabihin ng nasyonalismo para sa atin. O dito, ano nga ba ang nasyonalismo? Nababasa mo ba, Arlinda? Pwedeng pakibasa? Ma'am, hindi po. Hindi lumilipat ang screen. Hindi pa lumilipat. Nailipat po na eh. Laki talaga ng problema ng online. O sige, para wala nang ano, ako na lang magbab. Pero naririnig ako? Opo, naririnig. Okay, sige, kasi naririnig ko yung mga aso. Okay, ano nga ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay isang sistema ng paniniwala o ideolohiyang politikal ng pagiging makabansa, ng katapatan sa interes ng bansa, ng identifikasyon, ng may pagmamalaki sa kultura at tradisyon ng bansa, at ng paglulugating matamo ang pambansang pagsulong. Ngayon ay ating alamin ang mga salik na nagpausbong sa nasyonalismo Pilipino. Ayan. Ganun talaga ang online class. Ay, maingay. Okay. Ito na yung mga salik ng pag-usbong ng kamalayang makibaka at pambansa. Kasabay ng paglipas ng merkantilismo at pagkatapos ng kalakalang galyon ay ang mga pangyayari sa labas ng Pilipinas na naka-impluensya sa diwang makibaka at pambansa ng mga Pilipino. Kabilang dito ang pagbukas ng Suez Canal at excuse me po. Yes po. Ma'am, yung ano nyo, yung PowerPoint nyo, hindi, ganun lang. Lumilipat sa akin, sa inyo hindi? Hindi po ma'am, nasa nasyonalismo pa din. Ah, mabagal. Baka kayo yung mabagal na, sa akin hindi. Ayan na ma'am. Sige, maliit lang na screen ngayon ang gagawin ko kasi nawawala pala pagka naka-slideshow. Ayan, okay na, mga salik na yung nakikita nyo. Mga salik na ba yung nakikita nyo? Opo. Opo, opo. Kasi naka-slide show ako kanina. Kala ko dire-diretso lang na nakikita nyo. Sige, tuloy ko na. Kabilang dito ang pagbukas ng Suez Canal, kaya pala hindi nyo mabasa, no? At paglahok ng Pilipinas sa malayang kalakalan, pag-usbong ng panggitnang uri, at pagpasok ng liberal na kaisipan. Dagdag rito ay ang sekularisasyon ng simbahan sa Pilipinas. Eto, lumilipat na ba sa inyo? Opo, opo, tama. Suez Canal na ba yung nakikita nyo dyan? Yes, ma'am. Okay, ayaw niya pala na naka-slide show. Dapat naka-ano lang, naka-ganyan lang siya. Okay, pwede na bang magbasa nakikita, kung nakikita nyo na? Pakitulungan naman si teacher. Oh, sige, ma'am. Sige, Christina. Thank you. Pagbubukas ng Suez Canal. Nang mabuksan ang Suez Canal ng Egypt para sa sasakyang pandagat, naging maikli ang paglalakbay at napadali ang komunikasyon mula sa Maynila patungong Espanya. Naging madali at mabilis din ang pagpasok ng mga dayuhan. May daladalang iba't ibang ideya at kaisipang liberal na gumising at nagpamulat sa isipan ng mga Pilipino. Okay, maraming salamat, Christina. Yung iba ba, habang nagbabasa si Christina, nakikibasa rin ba sa kanilang screen? Ayan. Okay. Sige, next tayo. Ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Sinong gustong bumasa? Ma'am, ako po. Sige, Linda. Thank you. Ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan, 1834. Sa paglipas ng merkantilismo bilang ekonomikong batayan ng kolonyalismo, iniutos ng hari ng Espanya noong 1834 ang lubos na pagbubukas sa daungan ng Maynila para sa pandaigdigang kalakalan. Nanguna ang mga Ingles sa kalakalan sa Pilipinas
at ito ay sinunda ng mga Amerikano at Pranses. Naging mataas ang halaga ng mga produkto tulad ng asukal, tabako, abaka, at indigo. Umunlad ang produksyon sa bansa nang magbukas ang mga daungan para sa pandaigdigang kalakalan sa iba't ibang panig ng Pilipinas tulad ng daungan sa Sual, Pangasinan, Iloilo, Zamboanga, Cebu, Tacloban, at Legazpi. Okay, maraming salamat, Erlinda. Meron pang kadugtong, Erlinda. Meron pa pala. Sige, ikaw pa din. Sa pag... Ay, sa paglago pa ng kalakalan... Wait lang. Lumipat, ma'am. Lumipat ba? Diyos mayo. Ayan, okay, lumipat na ba? Okay na po, ma'am. Okay, pasensya. Sa paglago ng kalakalan, lumago din ang salapi at kapital ng mga tao. Maraming bangko ang binuksan. Nagkaroon din ng maunlad na sistema ng komunikasyon at transportasyon dahil sa pagunlad ng komersyo. Sa pagkakaroon ng maayos at matitibay na daan at tulay, naging mabilis ang komunikasyon at ugnayan ng mga tao. Nagsimula na rin ang pag-unlad ng kaisipan ng mga tao at ang kamalayan sa kanilang kapaligiran. Okay. Thank you, Erlinda. Yan ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Sunod na salik ay ang pagkakaroon ng panggitnang lipunan o ang middle class na tinatawag din mga ilustrado. Vanji, ikaw naman, nandiyan ka pa ba? Ay, opo. Sige, pakibasa anak. Ay, sige, feeling ko talaga nasa class. Go. Ang Pilipinong nakaangat sa lipunan ay nakapag-aral. Sila rin ay naglakbay at nag-aral sa ibang bansa. Namulat sila sa kaisipang liberal at sa mapaniil na pamamalakad ng mga Espanyol sa ating bansa. Sila ay humiling ng pagbabago sa mga Espanyol. Ang pangkat na ito ay tinawag na ilustrado. Okay, ang mga ilustrado ay nasa larawan. Kabilang dyan, sina Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, at marami pang ibang Pilipinong naging bayani dahil sa kanilang pagkipaglaban. Sila kasi yung medyo may kaya noon sa mga Pilipino, na mga nakapag-aral sa ibang bansa. Okay, sunod sa ating salik ay panahong liberalismo. Sige, sinong gustong bumasa ulit? Ulit na. Sige, ako na lang po. Sige, si Christina ba yun? Ako na lang po. Ah, sige. Pinadala ng Espanya sa Pilipinas si Carlos Maria de la Torre upang manunulan bilang gobernador. Nahikayat niya ang mga Pilipino na pag-usapan ng mga sugirani ng bansa upang ang mga ito ay maituwid. Inalis niya ang mga bantay sa palasyo at nakihalubilo siya sa mga tao, lalong nainis sa mga prayne nang alisin ang mga parusang pamamalo, sensura, pagpapahayag ng kaisipan, at pinahintulutan niya ang malayang pag-uusap sa mga bagay na nauukol sa politika. Lalong pinapuutan ng gobernador na pagkaroon ng pagbabago sa pamamalakad ng pamahalaan ng mga Pilipino. Okay. Doon sa ibang di nagbabasa, narinig niyo po ba? Naririnig po, ma'am. Ah, sige. Next, Erlinda. Sige, ikaw ulit. Sunod na sali kay ang pag-aalsa sa Cavite. Pag-aalsa sa Cavite.
ng manungkula ng sumunod na gobernador at si Gobernador Rafael D. Izquierdo I. Gutierrez noong 1871 hanggang 1873, muli niyang ipinatupad ang sensura sa pamamahayag at hinadlangan at ipinahinto ang paghingi ng mga reforma tulad ng karapatang politikal at sekularisasyon ng mga parokya. Isa siyang malupit na gobernador. Ang kanyang pamamahala ay kinagalit ng mga manggagawa at sundalo sa arsenal ng Cavite dahil inalis niya ang kanyang panrelihiyong hindi pagbabayad ng buwis at hindi paglilingkod ng polo. Nag-alasa sila at inakupahan ang puta ng San Felipe noong Enero 20, 1872. Nagtagumpay sila at nakuha ang Arsenal, Cavite. Dumating ang mga sundalong galing sa Maynila at sila ay nagapit. Ang mga leader ay pinatay at ang mga kasapi ay ibinilanggo. Hindi pa ako tapos, nagtuturo pa ako. Hindi! Dito ko na ako. Ayan, dumating na nga akin. Bisita. Ayan. Tapos na ba, Erla? Pasensya na. Tapos na po, ma'am. Okay, next na sali kay ang sekularisasyon. May isa pa tayong estudyante na dumating, kaya magpasensyahan nyo na. Ayan. Sekularisasyon. Sige, Christina ba yun? Christina, pakibasa. Isa pang mahalagang pangyayari noong ika-labing siyam na siglo na naging salik sa pag-usbong ng kamalayang Pilipino ang sekularisasyon. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring sekular ng kapangyarihang pamunuan ang mga parokya. Ang mga paring regular ay ang mga paring Espanyol na kabilang sa mga samahang relihiyoso tulad ng Agustinian, Franciscan, Recollect, Jesuit at Dominican. Paring sekular naman ang tawag sa mga Pilipinong pari na hindi maaring mapabilang sa alinmang samahang relihiyon. Okay, samahang relihiyoso. Yung paring regular ay ang mga paring Espanyol. Tandaan natin na ang paring secular ay ang mga Pilipinong pari naman na hindi maaring mapabilang sa anumang religion. Religioso. Regular, secular. Regular at secular. Mamaya, tatanong ko kayo dyan. Sunod na salik ay ang tatlong paring martir. Sino ba tong tatlong paring martir? Sino ang tatlong paring martir? Okay, sige, ako naman. Ang pagbitay ng mga Espanyol sa tatlong paring martir ay nagpasidhi rin ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Sina Padre Mariano Gomez, eto na yung tatlong pari, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. Sila yung tinatawag na Gomburza, kasi Gomez, Burgos, at Zamora. Para madaling matandaan, Gomburza. Sila ay binitay dahil pinagbintangan silang nakipagsabuatan upang pabagsakin ang pamahalaang Espanyol. Ayan. Sino nga ulit yung tatlong pari? Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Gomburza. Okay. Very good. Last na pala yan. Meron na tayong mga tanong dito. Sige, kung nakinig kayo sa binasa ng mga kaklase nyo, sagutan natin ang unang tanong. Ano ang nasyonalismo? May nagtataas ba ng kamay? Hindi ko makita.
Sige. Pagkakatilan sige, na may gusto ng magsagot. Kamalayang pambansa. Okay. Meron pa po ba? Tama, ma'am. Tama, Christina. Tama. Apo. May sagot pa ba, Vanji? Ay, tumutukoy sa pampulitika. Okay. Ano-ano naman ang mga pangyayari na nagpausbong ng nasyonalismo ng Pilipino? Inisa-isa natin kanina. Magbigay na isa, Vanji. Yung binasa mo. Yung binasa natin kanina. Ano na ba yun? Okay, una kanina na binasa natin ay pagbubukas ng Suez Canal. Suez Canal, pagbubukas ng Suez Canal kung saan ay napabilis ang napabilis ang transportasyon. Napabilis ang biyahe. Kasi nakabukas biyahe ng barko kasi doon yung parang barko. Daan, napabilis na daanan ng mga barko. Yun yung una. Ano pa? Ano-ano pa yung mga pangyayari na nagpausbong sa nasyonalismong Pilipino? Maliban sa pagbubukas ng Suez Canal, ano pa? Ano ma'am? Secularization? Ano pa yung ibang nagbukas? Okay. Secularization, tama. Meron pang ibang nagbukas. Maliban sa secularization, ano pa? At saka pagbubukas ng Suez Canal? Mercantilismo ba yun? Okay, pagbubukas ng mercantilismo. Pilipinas sa pandigitang kalakalan. Yun yung merkantilismo. Okay. Tama, Bandi? Pandaigdig ang kalakalan o merkantilismo sa pang-ekonomikong batayan naman yun. Okay. Ano pa? Yung ano? Ano, ma'am? Maliban yung tatlong parang martir? Yung bursa? Pagbitay sa tatlong paring martir, ano pa? Secularization, nasabi mo na kanina, ano pa? Ayoko, gusto ko ipalaman sa kanin. Ano po, yung pag-aalsa. Pag-aalsa ng Marte, o pag-aalsa ng tatlong paring Marte rin yan. Ano pa, yung merong panggit ng lipunan. Oo, sa Cavite yon, tama. Yung sa mga ilos? Ilustrados. Yun yung panggit ng uri. Yung pagkakaroon ng panggit ng uri ng lipunan o yung middle class. Middle class. Sila yung nakakaangat sa lipunan. Dahil sila yung nakapag-aaral sa ibang bansa. Oo, kagaya nila Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, at iba pang mga naging bayani natin na nasa ilustrado. Okay, ano pa? Meron pa ba? Yung si Gobernador General, natatandaan niyo ba? Ah, yung inatasan ng ano si sino ba 'yon? Nang namamuno yung sa pagkakaroon ng kaisipang pagdating ng kaisipang liberalismo. Liberalismo. Liberalismo o kaisipang liberal. Ayan. Nung dumating yung medyo nagbukas ang ipan ng mga Pilipino nung dumating yung isang gobernador general na medyo wag sa mga Pilipino. Si Gobernador Carlos Maria de la Torre. Okay, meron pa ba? Meron pa ba tayong nakaligtaan? Ulitin natin. Sige, ulitin natin. Pagbubukas ng Suez Canal. Tandaan natin ha. Pagbubukas ng Suez Canal. Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Oo, o yung merkantilismo.
pagkakaroon ng panggit ng lipunan o yung middle class, pagdating ng kaisipang liberal, liberal circulation, at yung pag-aalsa sa Kapiti at tatlong paring martyr. Okay, meron pa ba tayong nakaligtaan? Ayan, dumako na tayo sa ating pangatlong tanong. Bakit ang mga pangyayaring iyon, yung nabanggit natin, ay nagpausbong ng ating nationalismo? Bakit ang mga pangyayaring iyon? Bakit yung mga pangyayaring iyon ay nagpausbong ng nationalismo Pilipino? Bakit kaya? Erlinda, may sagot ka ba? Ano ma'am? Yung sa pag-usbong ng liberalismo. Bakit kaya yung mga pangyayari yun? May nagiging nagpa-usbong sa ating nationalismo Pilipino. Yung kaisipang liberalismo, ma'am, tinuruan yung mga Pilipino kung paano sila paano nila maipaglaban yung kanilang mga karapatan laban sa mga mananakop. Okay. Ano pa? Nagising ang kanilang kamalayan. Sige, Christina, pakituloy. Nagising yung kamalayan nila sa pamamahala ng mga Espanyol. Yung sila ay nagkaroon ng parang ano, namulat sila. Sa mga pangyayari, sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol, namulat sila sa kanila, sa mga pangyayaring yon. Kaya nausbong o umusbong yung kanilang kaisipan. Ano pa, Vanji, may sagot ka? Walang mama. Ano yung kanilang kaisipan para sa kalakalan. Okay, sa kalakalan dahil yung tama, dahil yung mga pangyayari sa ibang bansa na dadala dito sa atin. Nakikita kasi ng mga Pilipino na malaya na yung ibang bansa samantalang tayo ay hindi pa. Tama. Okay, yung mga kaisipan galing sa ibang bansa. Okay, wait lang. Nagtotopak ng aking maliit at inaantok na. Pasensya na, maingay. Okay, meron pa ba? Bakit yung mga pangyayari yun? Yun nga, nasabi nyo na. Ay, my God. Dami lamok ha. Sorry. Okay, paano ba nakatulong ang kaisipang liberalismo sa pag-usbong? Ayun, parang nabanggit na ni Erlinda kanina, yung kaisipang liberal. Si Erlinda ba yun? Ayan, parang nasagot na kanina niya. Paano nakatulong yung kaisipang liberalismo sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino? Parang nahapyawan na rin ang sagot ni Vanji kasi ito yung mga kaisipang galing sa ibang bansa. Sa pagbubukas ng Suez Canal, pagbubukas ng Kalakalan, yung mga nadadala ng mga taga-ibang bansa sa atin, yun yung kaisipang liberalismo dahil sa loob ng 300 taon na tayo ay nasakop, hindi pa yun naipupush or nagagawa ng mga Pilipino dahil sa takot din nila. Pero nung dumating yung mga ganong pangyayari, umusbong ang nationalismo ng Pilipino dahil sa lahat ng nangyaring yun, kasama na yung kaisipang, pinaka-kaisipang liberalismo. Okay, bilang mag-aaral, paano mo ba pahalagahan ang mga ginawa ng mga nasyonalismong Pilipino o yung mga bayani ba? Paano nyo mapapahalagahan yung mga ginawa nilang yon para tayo ay nakakamtan na natin yung kalayaan mula sa mga Espanyol, mula sa mga mananakop? Bilang mag-aaral. Sige, sino yan? Si Vanji ba yun? Ma'am Tin, pa-screenshot ako. Okay. Hindi ako maka-screenshot. Meron, marami naman. Ah, sige, thank you. Pangalagaan si bilang mag-aaral, ma'am. Okay, sige.
Oh, Banshee, ikaw ang sasagot. Bilang mag-aaral, ma'am, kasi ang ano naman talaga ng isang bata ay mag-aaral ng mabuti para sino ba ang susunod na henerasyon para magtanggol sa bansa, kundi ang mga kabataan. Okay. So, kailangan mag-aral mabuti para mamulat at mayroon tayong sandata laban din sa mapanakop. Magaling, magaling, Christina. O, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya para mapahalagahan mo ang kanilang ipinaglabang kalayaan, mag-aral na mabuti. Tama. Mabuti. Okay. Ano pa? Banshee, paano ikaw naman, paano mo mapapahalagahan yung mga ginawa ng mga nasyonalismong Pilipino o yung mga nakipaglaban sa laban sa mga mananakop natin? Bilang pong ibang bata, para mapahalagahan kung ano yung naumpisahan nilang, kung ano yung pinaglaban nila ay papakaral lang na ano. Ayun. Okay, tama. Si Erlinda naman. Very good ang mga estudyante. Ano ma'am? Bilang mag-aaral ma'am, ano ma'am, hindi ko kakalimutan ma'am yung kasaysayan ma'am. Okay. Kailangan lagi kong alalahanin para hindi na maulit yung mga hindi magandang nangyari. Okay, tama din naman. Huwag nating kalimutan. Sabi nga, yung hindi lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. Tama ba? Lagi nating lilingunin. Huwag na, ibig sabihin, huwag nating kakalimutan yung mga pangyayari para tayo naman ay makagawa rin ng para sa ating bansa, para sa mga susunod pang panahon, henerasyon. Ayan. Magagaling ng mga estudyante ko ngayon, kahit kakaunti lang sila. Very good. O, ngayon naman ay dumako tayo sa ating group activity. Sige. Kunwari na lang, tag-isang group. apat pa naman to. Sige, kahit tatlo, tag-isa kayo. Sige, sino ang group 1? Si Ma'am Banshee na lang, group 1. Ma'am Banshee, pakitingnan nang ang iyong gagawin ng iyong grupo. Ito, isulat ang hinihingi impormasyon sa ibaba. Sulat ang sagot sa buong papel. Sige, kahit papel na lang. Pwede, pwede rin sa chat box natin. Titignan ko na lang mamaya. Ayan, and nakuha, nakita na ba, Banshee? Mga salik ba to? Salik. Opo, yung mga salik din kanina. Sulat lang natin dyan. And then sa group 2, si Christina ang leader. Ito naman ay punan ang graphic organizer ng angkop na impormasyon. Sulat sa chat box din ang sagot kung online. Pwede rin sa papel dahil modular design din to. Ayan, ganyan lang din po. I-drawing mo lang yung organizer kung nasa papel. Pero kapag, ano, chat na lang yung sagot. Yung mga salik ng pag-usbong ng kamalayang pambansa. Ganun. Senda lang sa messenger, ma'am, yung okay, picture niyan. Okay, sige, sige. I-chat nyo na lang sa akin. Okay. Ito naman sa grupo ni Erlinda. Ano na bang group ito? Group 3, hindi na-edit yung number. Sipiin at punuan ang concept map. Erlinda, pakibasa na lang din yung sa iyo para sa grupo mo. Ibigay ang inyong mga ideya sa mga salik na nagpausbong sa nasyonalismong Pilipino. Okay, dito may mga nakasulat ng mga salik, pero ang iyong ideya, ibigay ang iyong ideya dyan sa mga salik na yan. Ayan. I-send din sa messenger, i-screenshot nyo na lang, o kaya isulat sa papel at picturan kung walang ano. Pwede isulat din sa chat box o sa messenger. Okay, so tatlo lang kasi tatlo lang. Kaya meron pang isa dito, pero wala nang leader. Yan, basahin at unawain ang sitwasyon sa loob ng kahon. O, isulat ang sagot sa sagot ang papel. Okay, hindi to concept map, hindi ko lang na-edit. Dapat ay ano, pagbibigay ng kaisipan. Okay, so sobra na to, dalawa tayong leader dyan.
Sige, yung mga sagot, ilagay na lang sa ating chat box. May chat box tayo dito. Ito, ito. Magta-type ako. Captions have been turned on. May captions. Chat box. Sige, bibigyan ko kayo ng oras para makagawa ng inyong gawain. Ayan, nag-type ako sa chat box. Pwede rin kayo mag-type doon ng sagot. Ayan sa akin. Okay, tapos na po ba? Pagpasok ng liberalismo. Wait lang. Pagpasok ng Riskanan. Okay, tapos sa na class. Di pa, mamo. Sige. Oo. Pagpasok ng liberalismo. Pagbukas ng Riskanan. Plus, may ano isa? Box dito ni pagkamatay ng kayo ng sagotan niyo. Tatlong paring martir. Tsaka yung ano, yung mga ilustrado. Nagkaroon ng middle class o ilustrado. Tsaka pag bukas ng kalakalan. Kalakalan. Tama ba to? Tama yan. Naririnig ko, Christina. Tama. Tama pala. Ano sa'yo? Garihas din. Ano mo lang yun? Ayan, meron na akong nakita dito sa chat box. Yung grupo ni Christina, nakalagay na yung kanilang sagot. Sige, antayin natin yung ibang grupo. Habang inihahanda ko ang ating nearpod, sana gumana. Lagay dyan yung sagot nyo sa ating chat box. Nabagal ang nearpod. Farfad na to, farfad. O, ang grupo pa lang ni Christina ang nasa ating chat box. Antayin natin ang Angie at Erling. Pumapasok na ang mga sagot ni grupo ni Vanji at ni Erlinda. Ayan. Pero yung nearpod ni ma'am ay wala pa. Wait lang po. Ma'am Chris, makakabukas ba kayo ng ano, nearpod? Review. Woohoo! So, kaya naman siguro ng internet nyo, no? Pero kung hindi, may ibang option naman ako. Kaya ba ng internet mag-open ng nearpod?
Hello po, andyan po ba kayo? Ayaw po. Kapag-andi po pa. Naka-data pa kami. Okay na yata ng lipo. Titignan ko lang isang option natin ha, kasi parang mabagal ang aking AirPod. Kung hindi pwede ang AirPod ay dahil kayo ay modular, baka hindi nyo pa alam kung paano open ito. Pero try natin para matuto kayo. Ano class? Okay lang po ba? Okay. Parang si teacher din ang ano, hindi rin alam. Wait lang. Medyo mabagal. Ang sagot ninyo ting chat box. Okay, ang grupo ni Erlinda ay tapos na din at ni Vanji tapos na rin. Tama ba? Nakita ko na ba yung isa? Ayan. Okay, sa grupo ni Christina, leader, pwedeng pakibasa yung sagot mo? Sagot nyo, leader ni, ang leader ay si Christina Quizon. Pakibasa ang inyong mga sagot sa group 1. Yeah, manginaayos ko itong isang gagawin natin. Ang mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismo, yung pagpasok ng liberalismo, pagbubukas ng Suez Canal, okay. Pagkamatay ng tatlong paring martir o si Gomborza, nagkaroon ng middle class o ilustrado na maaring mag-aral sila sa ibang bansa. Tapos ito yung pagbubukas ng kalakalan sa ating bansa. Okay. Very good ang grupo ni Christina. Palakpakan natin. Virtual clap. Yay! Okay, sunod na group ay ang group Bandy. Pakibasa na rin ng inyong reporter. Sa Suez Canal, liberalismo, pag-aalsa ng tabling kay mercantilism. At saka yung pagkamatay ng tatlong martir na pare, hindi ko na ilagay. Pwede na ba yun, ma'am? Okay. Ang group ko rin ay palakpakan natin. Virtual club. Wala kasi akong effects sa club na rin. Basahin mo na yung sa'yo. Saka ganun na lang. Ako na po. Okay. Para po sa group 3, ang pagpasok ng liberalismo na kaisipan ay namulat ang mga Pilipino sa pagmamalupit ng mga Espanyol. Okay. Number 2, ang pagbubukas ng Suez Canal ay mas naging madali ang transportasyon. Number 3, ang pagkamatay ng Gomborza ay nagmulat sa mga Pilipino sa mga taong simbahan ang paglaban para sa kanilang mga karapatan. Number 4, ang pag-usbong ng gitnang uri ang nanguna o mga naging leader para sa pagmulat sa mga Pilipino. Tama po ba, ma'am?
Ayan, nawala si ma'am. Tama, Arlinda, tama. Palakpakan natin ang group ni Arlinda. Ayan, mahusay ang inyong mga group, bawat group po. Net ko ngayon ang mahusay dala sa ating next na gagawin. Okay, ito pala ang inyong palakpak. Nakikita niyo yung screen? Sinasayawang kayo. Dahil natapos niyo ng mahusay ang inyong mga gawain, ito ang para sa inyo. Ayan. Isang matabang, very good. Yun. Ngayon meron tayong gagawin dito sana sa ating near pa. Pero hanggang ngayon ng ating internet dahil sanay siya sa modular. Sige. Choppy ka, ma'am. Choppy. Nakikita na yung screen ko? Opo. Ayan, choppy na ako. Kasi nga internet ko umiikot. Nakikita yung screen ko? Nakikita, ma'am. Hello, hello. Choppy-choppy na ako. Okay, ito na ang ating gagawin. Ayaw makibagay ng aking internet. Lulo pa ang ating gagawin. Dapat gagawin natin itong laro. Ating online. Isulat sa sagotang papel ang masayang mukha or happy face ang kung ang mga pangyayari ay salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. At malungkot na mukha kung hindi. Ayan, dapat dito magda-duck race tayo or pero gumana dahil sa aking internet na ayaw umulan kasi. Okay, sa number one, kaya sagot, ano na lang, kaya nyo bang i-type sa ating chat box ang happy face at sad face? Kaya, alam niyo yung ano, di ba meron naman sa inyong mga cellphone ang mga emoji? Kasi dapat maglalaro tayo dito, pero mag-emoji na lang tayo. Naririnig pa po ba ako? Number one. Opo. Nawala yung screen ko. Number 3. Nawala, ano? Nawala ba? Ma'am, nawala na, ma'am. Wala nang screen, ma'am. Ako na lang. Sige, wait lang. Ulitin ko. Nawala. Manghina, ano, internet. Ayan, i-share ko ulit para mabasa nyo. Nakikita nyo. Ayan, nakita ko na meron nag sagutin na may lang. May nag-enter na ng smiley sa chat box. Wala eh. Ang games, may pa-games sana tayo. Nakikita na ba i-screen ko? Opo. Ayan, sige. I-type nyo na lang sa ating chat box ang mga sagot. Happy face at saka sad face. Number 2 sa Division. Happy. Happy, ma'am. Pagpasok ng mga liberal, happy. Number 3. Ito yata yung sad. Okay. I-type nyo na lang ang happy. Saka sad. Happy. Sad emoji. Number 4. Number 4. Happy. Number 5. May tanong sa number 5. At may malupit. Carlos Maria de la Torre. Ano? Sad. Sa kanya, di ba nabanggit siya kanina? Hindi ba yun? Ano yung tungkol sa kanya kanina?
Yung, galing basahin ko nga. Nandiyan sa'yo. Okay, tapos na kayo? Oo nga. 1, 2, 3, 4. Happy? Oo. Mayan mo nang bali tayo. Tapos na, ma'am. Okay, sagutan na natin tong una. Okay, pagbubukas yung Suez Canal, ang sagot nyo ay? Happy! Masaya o malungkot? Okay, happy! Tama, pagbubukas yung Suez Canal. Very good. Number two, pagbibitay sa tatlong paring martir. Happy! Happy ulit. Okay. Number three, pagpasok ng mga liberal na kaisipan. Happy! Okay, happy. Number four, pag-usbong ng tanggit ng uri sa lipunan. Happy! Number five, tama ulit. Number five, pagmamalupit ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Happy! Happy. Sino may sagot ng happy dito? Sa number five. Kami, happy. Ako, ma'am. Sa number five ay lungkot. Kasi tiba mabait si Governor Carlos. Ay, mali tayo. Ay, hindi nilang natandaan. Okay. Medyo nalito lang. Pangulito talaga tong number 5. Okay, ayan, nalito naman kayo. Pero okay lang yan kasi nakakuha kayo ng 4. Sige, very good. Happy, happy lang yan. Okay, dito sa susunod natin, try natin tong duck race. Ayan, isi-share ko muna lang. Yan, dahil gumana yung duck race. Pero yung aking nearpod ayaw gumana. Maglalaro lang tayo, tingnan nyo. Okay, nakikita na yung screen ko. Hindi pa, ma'am. Wala pa. Kasi lang. Na-share ko na wala pa. Ayan, ayan. Sharing na, sharing. Medyo mabagal lang talaga. Okay, nakita nyo na. Nakikita, ma'am. Apo. Okay, meron tayong mga pangalan nyo dito. Tama ba kayo lang, Vanzi, Christina, Erla? Kung pumasok sa ating klase. Yes, ma'am. Sino? May bagong pumasok? Wala. Sige. Ang gagawin natin dito ay... meron sasagutan ulit, pero lalaro muna tayo. Ayan, dito sa duck race, hello, andyan pa ba? Andito pa, ma'am. Okay, patatakbuhin ko na, palalanguhin ko na yung ducks. Kung sino yung mauuna dito sa race, siya yung sasagot sa number 1. Oh, gawin lang nating 10 seconds. Okay, eto na. Ayan. Nakikita nyo na yung mga pato nyo? Opo. Hindi ko alam kung i-cheer nyo kasi kayo yung sasagot pag nanalo kayo. Oh, sinong nanalo? Si Banji. Sinong panalo? Ma'am Banji! Okay, Ma'am Banji, meron akong tanong. Banji, ma'am! Pinatakbo lang yun. Ang mauna siya sasagot.
Okay, dahil siya yung comment ng tanong. I-share screen ko lang din yung tanong. Kasi para hindi na makita ala. Ayan. Yung duck lang pala na nakita. Wait. Mahirap pala na ito. Bagal pa yung internet. Baka gutom na yung mga estudyante ko. Ayan na kayo po. Kita na. Ayan, Mang Banji, para sa'yo, unang tanong. Hanapin sa Hanay B ang nagsasaad ng mga pangyayari na nagpausbong sa nasyonalismong Pilipino sa Hanay A. O, ano ang sagot sa number one? Dapat ay duck race na ito kasi. Ayan. Number one, Banji. Anong letter ang sagot? Sige, letter na lang. Basahin mo muna. Gusto pag mampayakin. Banji, nakita mo na yung sagot? Anong letter ang pagbukas ng Suez Canal? Letter B, ma'am. Dog ba o boy? Ano ba yun? Hindi ko na nadarig. Ano yung sagot mo? Pasensya na, nabingi na si ma'am. Nawala yata internet ko. Letter? Boy. Boy. Okay. Nagdala. O, dahil nagbukas na ang Suez Canal, nadala yung mga pamayagan ng ibang bansa. Okay, tama. Ayan, hindi natin nakita kung sino yung pangalawa para sunod dito. Hindi tayo magkumulit. Sige. Isa pang race, tas tandaan ko na rin yung pangalawa. Ayan, hindi ko lang natandaan kasi. Okay, balik ko lang ulit sa duck race. Saglit lang. Sige, race again. Tapos tandaan ko na lang. Tingnan natin ha, kung sino yung mga lawa. Siya na lang din ulit. Wala yung sounds. Okay. Sino ang panalo? Ang panalo ay si... Sino na? Ayan, si Linda. Ako, ma'am! Wala, hindi ko alam ang sagot! Wala, umiinom ba kasi dyan? Wala pa ang tanong. Sige. Titingnan ko kung sino ha. Wait. Ayan. Ang dito sa atin, ang pangalawa sa'yo ay si Bambi. Ayan. Oh. Ang ating rankings para sa sunod-sunod na hindi na tayo babalik dito ng mabagal ang internet. Okay, si Ma'am Merlinda ang number 2 na question, number 3 si Ma'am Banji ulit, number 4 si Ma'am Christina, tapos balik tayo ulit kay Ma'am Merlinda kasi mabagal yung internet pag-share net. Okay, nakuha ba si Ma'am Merlinda, Ma'am Banji, Ma'am Christina, tsaka Merlinda ulit yung last number 5. Ayan, tandaan ko na lang. Sige, balik ko lang sa ating screen ng ating lesson. Ayan, ito number 2, Merlinda, pag-betray sa tatlong paring martir. Anong letter ang iyong sagot? Na isagot na kanina ni Ma'am ni Banji ang letter B as in boy. A. Pagbitay sa tatlong paring martir, Arlinda. Letter A, ma'am. A, ma'am. Okay, tama. Very good, Arlinda. O, number 3 si Banji ulit dahil siya yung pangalawa sa duck race. Number 3. Banji, pag-aaklas sa Cavite. Dali lang po. Sa... Malapatanda.
Number 4 ulit si Erlinda dito, ha? Number 4, pagbubukas ng kung ano sagot. Ay, si Christina pala yung number 4. Number 5 si Erlinda. Para mabasa nyo na din agad. Okay, ready na? Hello? Wala na yan, tako. Letter D, ma'am. Ay, akala ko nawala ako. Pag... ano nga yun? Number ano ka nga, Banji? Number? Pag-aklas sa Cavite, ang sagot mo ay letter? As in dog. Dog, okay. Tama. Number 4 na. Number 4, si Christina. Ma'am, letter E. Ang letter pagkaisipang naging daan upang humingi ng pagbabago sa reforma ng basa bansa. Okay, sige, next, number 5. Number 5, ma'am, letter C. Letter C, pinaghandugan? Okay, okay, sige, sige. Tama, yan. Ngayon, maghanda na kayo para sa ating yan, quiz. Tama o mali lang. I-type nyo na din ang inyong mga sagot sa ating kita ka na kanina. Chat box. Tama o mali, okay. Alam. Isulat ang tama sa sagotang papel o sa chat Linda, box. Naging malupit ba si Dela Torre? Kung ano nangyayari, nagpapaliwanag sa pag-isbong ng nationalismong kasi Pilipino. Kasi parang siya yung namunong nag-ano eh. At mali kung hindi. Iwas to ang mali na nakasaad sa pangyayari. Ah, iwas merong to. Mali. So, hindi naging malupit. Ayan, lagyan, yung mali, yun ang itama ninyo. Mali. Pag tama, tama lang. Pero pag mali yung state, sige, yun, itama yung nakasulat na mali. Pinakamalupit. Ano sagot? Yeah, pwede po. Hindi. Type ang sagot doon sa hindi. Ayan, ang bilis ni Erlinda, nag-type na. Erlinda, dapat inipon mo para hindi nakikita ng iba yung sagot mo tsaka mo siya i-enter. Sabagay, modular tayo, hindi tayo sanay. Okay, tapos na po. Four. Eh, nakikita ko yung mga sagot niya po, mapasok na. Four, Lynn. Mali. Hindi ko na mabasa pag binalikan ko eh. Sige, basahin ko para hindi kayo mahirapan. Number 3, ang dinanas na diskriminasyon at pang-aapi ng mga paring sekular ay nagbunga ng pagtatag ng samahang sekularisasyon upang ipaglaban ang kanilang mga kapatan at kalayaan. 4. 5. Number 4, ang pagbitay sa tatlong paring martir ay lalong nagpasidhi ng galit at pagnanasa ng mga Pilipino na makalaya laban sa mga Espanyol. And number 5, maraming panggit ng uri ang nakapag-aral sa ibang bansa at nagkaroon ng kaisipang liberal. Bunga nito ay hiningad nila ang pagbabago at kasarinlan ng bansa. Ayan, kailangan pa bang basahin ko na yung 2 or tapos na kayo doon? 1 and 2. Tapos na po, ma'am. Okay, thank you. Ayan, meron na kayong mga sagot dito. Yan, si Erlinda kasi hiwa-hiwalay yung kanyang sagot. Hindi niya in-enter ng isahan. Makokopya ng iba yung sagot mo. Ayan. Number 1. Sige, checkan natin yung gawa niyo.
Number one. Mali. Tama nyo ba? Ayan. Ang sagot ay mali. Number one ay mali. Number two ay mali. Number three, tama. Number four, tama. Number five, tama. Wow! Nakuha nyo lang. Wow. Five kami, ma'am. Oo, sino nakakuha ng five? Parang five lahat. Nakikita ko sa chat, five lahat. Napakagaling talaga ng mga estudyante ko. Ayan. Nakuha ko na yung score nyo, ha? O, ayan, nailista ko na dito. Nakita ko naman sa chat box ang inyong mga sagot. Okay. Tumingin sa inyong screen. Kumpletuhin ang bawat pangungusap. Ang natutuhan ko ngayon ay nalaman ko na gusto ko pang malaman. Sige. Ang mga sagot ninyo ay i-type na lang ko sa chat box. O kaya isulat sa papel, picturean na lang sa akin. Okay na po? Okay na po, ma'am. Okay, sige. Si ma'am ang nawala sa picture, ma'am. Ay. Picture tayo po. Si ma'am Chris. Magahang. Ma'am Chris. Hirap na internet ngayon. Nawawala din ako kanina. Opo, ma'am. Ano kasi, makulimlim na. Kulimlim na. Wala si ma'am Chris. Nag-left na si ma'am. Tapos na daw, goodbye na daw. Goodbye class na. Ma'am Chris. Tayo natin si Ma'am Chris. Nawala. Goodbye class na si Ma'am Chris. Baka pwede na, ma'am. Siguro na naputol yung internet niya. Ay, baka nga, ma'am. Nawala eh. Hindi na, oo. Hindi na makabalik. Maulan na siguro. Baka maulan hindi ba, na ma'am, sa kanila. Ah, oo. Sobrang baka. Dilim eh. Okay. Oo, madilim. Oo, madilim. Parang nasa taas ang stress. Baka nga na, ano na, na-left na eh. Goodbye, Ma'am Chris. Asa na si Ma'am? Bye-bye, Ma'am. Ma'am, alis na kami. Ma'am, nag-screenshot na ako kanina. Siguro pwede na, Ma'am, no? O, sige, Ma'am. Baka gagawa pwede na. Gagawa consolidation, eh. Oh, sige, ma'am. Thank you. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Dismiss, ma'am. Dismiss. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye, ma'am. Sige po.